What's up mga plantito, welcome back again to my channel. Ngayon araw guys ay update ko kayo sa aking mga tanim dito sa aking mini hanging vegetable garden. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-upload about sa aking mga tanim at sa aking mga iba pang vlog dahil nabisi ako sa aking trabaho bilang isang jeepney driver. At ngayon na nga guys ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na munggo at pati na rin sitaw. Ito nga pala ang mga tinanim ko ngayon guys dahil may napanood ako na video tungkol sa magandang benepisyo na makukuha natin pag nagtanim tayo ng munggo sa ating mga garden. Nakatulong daw ito sa pagpapaganda at pagpapataba ng lupa dahil ang puno ng munggo at ng sitaw ay tirahan ng mga good bacteria at makakatulong para ma-minimize at mawala ang mga bad bacteria sa ating garden soil. Kaya naisipan ko magtanim ng munggo at sitaw. At yun na nga guys, ngayon naman ay titignan natin ang bunga ng munggo. Titignan natin kung maganda ba at kung pwede na bang harvestin. Pero hilaw pa ang mga iba kaya hintayin muna natin mahinog lahat at maging itim para malaman natin. At yun na nga guys, ang ganda ng bunga guys. Oh. Green na green at sariwa ang buto ng munggo. Sarap itong igisa at haluan ng ampalaya at pati na rin ang pritong isda. Isa rin to sa paborito kong ulam na gulay. Sabi nila na nakaka-arthritis daw ang pagkain ng munggo. Pero ayon sa napanood ko sa video ni Doc Willie Ong, marami daw sustansya ang makukuha sa pagkain ng munggo. Ang nakakapagdulot daw ng arthritis ay ang mga hinahalo natin sa munggo tulad ng chicharon at karne, mga tama ng baboy. Ayon daw ang nakakapagdulot ng arthritis. Kaya depende pala ito sa hinahalo natin sa munggo. At meron nga pala akong napanood tungkol sa madaling paraan ng paggawa ng toge. Kaya susubukan ko rin gumawa ng toge pag na-harvest ko na lahat ng bunga ng tanim kong munggo. At ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo ang iba ko pang mga tanim. Tulad ng luya guys, marami na sila guys at marami na rin ako na-harvest dyan na ginamit ko sa pagluluto. At ito naman, ang tanim kong mga kamatis may bunga na pero maliliit pa at hindi pa hinog. Dahil linarvest ko na ang malalaki at hinog na bunga. Dahil sobrang mahal ngayon ang presyo ng kamatis sa palengke. At ito naman ang tanim kong tanglad o lemongrass na nilalagay ko sa tinolang manok. At ito naman ang tanim kong kalamansi na nauubos na ang bunga dahil sa ka-harvest. At syempre ang spring onion na binibenta ko sa parisan ni Baron. At ito naman ang mga sitaw, hinarvest ko na ang iba at inulam. Itinira ko ang mga magulang na para gawing binhi para sa sunod na pagtatanim ulit ng sitaw. At ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo ang bunga ng aking time na prutas, ang pakwan. Binalat ko siya sa kulambo para hindi siya kainin ng mga fruit flies o maliliit na langaw na kumakain ng mga prutas at minsan pati ng mga bunga ng aking gulay. Binubutas nila ang mga prutas at doon sila nanganganak sa loob. Ang mga anak nila ay mga uod na maliliit na tinatawag na mga magot. At yun na nga guys, ito na ang naging itsura ng tanim kong pakwan. Naghugis duyan siya dahil linagay ko siya sa duyan na net. Medyo maliit pa siya at hilaw pa, hindi pa siya pwedeng harvestin. Ito nga pala ang itsura ng tanim kong pakwan nung maliit pa siya. Ang cute pa niya, mga 2 weeks pa lang siguro yan simula nung tinanim ko. Magkakasabay ko silang tinanim kasabay ng munggo at sitaw. At lumipas lang siguro ang almost 2 weeks ay ganito na agad siya kalaki. At nagsisimula na rin siya maging hugis duyan dahil linagyan ko siya ng alalay na net na hugis duyan para magsilbing tagasalo niya para hindi siya mahulog sa iba. Charis! Napahugot pa ng konti at pagkalipas ulit ng 2 linggo ay ganito na siya kalaki. At abangan nyo guys sa next vlog ko. Titignan natin kung gaano siya kalaki pag nahilog din siya. At pag hinarvest natin, tignan natin kung ano itsura ng loob niya. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panunood at pagsuporta. I love you all. On si